Ako nga pala si Jan. Pero pwede niyo akong tawaging Jan-Jan for short. Nag-aaral nga pala ako. Tsaka nagtatrabaho din. Minsan, mahirap. Minsan, ang daming problema. Minsan pa nga, parang gusto ko nang sumuko eh. Kasi nagkakasabay-sabay. Pero, naisip ko, hindi ako pwedeng sumuko. Kasi kailangan nating mabuhay para sa mga mahal natin sa buhay. Tsaka, naisip ko din na hindi lang naman ako yung nahihirapan. Halos lahat tayo. Bata man, matanda, may ngipin man o wala, lahat tayo nahihirapan. Nagsisikap ako araw-araw para lang maigapan ko yung pag-aaral ko. Kasi gusto ko talagang makatapos para matulungan ko rin yung mama ko. Mapagod, mahihirapan, pero hindi ako susuko. Kahit paunti-unti, kahit maliliit na hakbang, basta palapit sa mga pangarap ko. Sila ay nga pala, tsaka si Selsel. Sila yung dalawa kong masipag na kaklase. Nagtitinda sila ng kung ano-ano sa tapat ng simbahan para makatapos ang pag-aaral. Mars, matumalikwit natin ngayon na. Kunti na lang kasi nagsisimba eh. Kailangan natin makapinta. Malapit na kasupan. Ito naman yung kaklase kong si Cherry at yung nanay niya. Magkasama silang naglalako ng gulay sa kung saan-saan. Iba naman ang tinda nito. Ito nga pala yung classmate mong si Maymay. Tinitinda niya yung ganda niya. Ay pampaganda pala. Good day, ma'am and sir. Baka gusto niyong maging queen na kagaya ko? Makinis, maputi. Ano bang hinihintay niyo? Bumili na kayo ng aming beauty products. In just one week, makikita mo ang magandang lugot at hindi mo makikilala ang iyong sarili. Ito naman yung pinakamayaman kong classmate sa lahat. Siya nga pala si Sheshe. Kaya lang, may problema din siya sa pamilya niya. Yung nanay niya, nangabit ng 5. Kaya napapabayaan na sila. Tagal naman sagutin na ito. Hello? Mommy? Malapit na yung online class ko. Asan na ba yung computer ko? I need it na eh. Hello, Nak. Ilan bang computer ang kailangan mo? Okay, sige. Papadala ko na sa apartment mo, ha? Okay, bye. Okay, sige po, Mommy. Matagal ko na kasi sinasabi yun eh. Luunan mo pa kasi yung habit mo. Bye.
Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling. See, we don't say rising in love. There is in it the idea of the fall. Ito naman si Shanshai. Laging problemado sa jowa. Kaya nagaganyan. Oh, hello baby. Napatawag ka. Ano? Magkikipag-iwalay ka na? Pero bakit? Hindi lang estudyante yung nakakaranas ng hirap, yung nakakaranas ng problema, nakakaranas ng lungkot, kahit mga guro. Problema sa bahay, problema sa eskwelahan, problema sa pamilya. Siya nga pala si Ma'am Kat, yung pinakamabait naming teacher. O anak, saan ka pupunta? Kumain ka na? Wala kang pakialam. Lahat ng tao sa mundo nakararanas ng problema. Abnormal na nga lang siguro yung hindi. Depende na lang sa atin kung paano natin naharapin, kung paano natin susolusyonan. Ang mahalaga, kahit na di patas ang mundo, dapat patas tayo. Matuto tayong lumaban para sa sarili natin. Siyempre, para din sa mga mahal natin sa buhay. Yan nga pala si Mama. May problema siya sa pagsasalita at saka meron siyang Alzheimer's. Minsan nakakalimutan niya ako, pero yung kagwapuhan ko ba namang ito, makakalimutan niya. Mahal na mahal ko yan si Mama. At yung lasinggero kong tatay na kahit kailan di nagbago. Pero napatawad ko na rin siya. Ang mahalaga, importante. At sa pinakamabait at pinakamaganda naming guro, maraming maraming salamat sa iyo, Ma'am. Maraming salamat sa walang sawang pagpapasensya, walang sawang pagpapatnubay, at walang sawang paggabay para makamit namin yung mga pangarap namin. Maraming maraming salamat po. At sa mga kapwa ko kamag-aral, sa mga kaklase kong makukulit na may kanya-kanyang problema, isa lang ang gusto kong sabihin sa inyo, kaya natin to. Walang pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kaya. Kaya, kapit lang. Kapit lang.